Nobyembre 6, 2012. Natagpuan sa kalye ng 18th Avenue sa Cubao, Quezon City, ang 20 anyos na si Julian Rodelias. Kahiga siya, nakatangilid by tama ng bala sa binti at saka mayroong tama dito. Nakahandusay at walang buhay ang dalaga. Ayon sa ilang saksi, isang SUV ang nagbaba sa biktima at saka siya pinagpaparin. Masakit, nanghihinayang ako. Siyempre, alam kong mataas ang ambisyon ng anak ko. Ang gusto niya makatapos, mag-aral. Yun ang sinasabi niya, pag nakatapos ako mag-aral na, mag-a-abroad ako. Hindi po pwedeng hindi. Ganon ang inaano niya. Sino ang may gagawa ng pagpaslan kay Julian? At ano ang kanyang motibo para walang awang wakasan ang buhay ng dalaga? Tuloy yung kaso, sampahan lahat ng dapat sampahan, ulihin lahat ng dapat ulihin, magbayad lahat ng dapat magbayad. Ako si Martin Andana, ating tuklasin ng bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Julian Rodelias dito sa anibersaryong handog ng Crime Classic. Alas 5 ng umaga, nang mabulabog ang mga residente ng 18th Avenue Murphy Cubao sa Quezon City sa mga putok ng baril. Na eksena, natagpo ang nakabulagta sa kalye ang isang babae, duguan at wala ng buhay. Kung titingnan mo yung lugar ng 18th Avenue, ang 5 AM doon, marami ng tao kasi tabi ng eskwelahan yun. Isang eskwelahan ng high school. Imposible walang makakita sa'yo doon. TWO 505 na itim na Mitsubishi Montero Sports. Yun ang huling nakita nung pinatay si Julian Rodelias dun sa lugar ng 18th Avenue. Kinilala ang biktima na si Julian Rodelias. Walang kahit anong gamit ni Julian ang natagpuan sa crime scene. Maliban sa dalawang basyo ng kalibre 40 at isang kalibre 45 na baril. At supot na may lamang pagkaing hawak ng dalaga. Kaya naman nagmistulang palaisipan sa mga otoridad kung papaano pinaslang si Julian. Nang sumunod na araw, Nobyembre 7, positibong tinukoy ng pamilya Rodelias ang bangkay ng biktima. Hindi raw lubos maisip ng ina ni Julian na si Luz Rodelias. Sa sinapit ng anak matapos niyang magpaalam na papasok sa eskwelahan nung araw na siya ay mawala. Kung inisip ko siguro mayroon siyang trabaho kasi pag hindi yung bumalik, sabi niya, may rehearsal nga sila. Pero, yun nga, tapos ng rehearsal, tinawagan siya ni Altea. May makikipagkita na producer yata yun. Ano, naghahanap daw ng talent. Ito namang anak ko, parang kasi tiwalang-tiwala siya kay Altea. Sumama siya kay Altea. E yun pala, yun na yun. Nung sinasabi niyang producer, yun pala yun yung kanyang boyfriend. Habang nag-aaral ng hotel and restaurant management si Julian, o mas kilala sa palayo na Jaja. Nagtatrabaho siya bilang part-time model at talent sa telebisyon. Mahilig siya mag-fashion show, mahilig siya sumayaw, mahilig siyang kumanta kahit wala sa tono. Minsan pinagtatawaran pa nga siya ng mga kapatid na niloloko. Pero tuloy pa rin siya, hindi pa rin siya natigil. Kaya sabi niyo, okay, kapag nakaka-100 siya, oh, sabi niya, oh, kita niyo, di naka-100 ako. Sabi niya. Okay, bro, papunta na siya. Gabi ng Nobyembre 5, kasama di umano ni Julian ang kaibigang si Althea Altamirano. Nang harangin at lukutin si Julian sa tapat ng isang mall sa Pasay. Nagkataon naman na
mayroon mga pulis na rumisponde na taga-Pasay doon sa lugar na yon. Kasi actually, hindi siya nag-report sa Pasay City Police. Sabi ng Pasay City Police. At mayroon rin witness na hawak yung Pasay City Police na siya'y nadaanan. Kaya dinala siya doon sa presinto. Nang mga oras ding yun, tanging mga payag lamang ni Althea ang pinanghawakan ng mga otoridad. Hanggang sa magbigay siya ng statement niya na inabdak. Ngunit para sa ina ni Julianne na si Luz, hindi raw siya naniniwala sa mga payag ng kaibigan ng anak. Sabi ng polis doon ito, nagpa-blatter. Ang idinidiin niya doon sa blatter niya, ang nakita daw niya, ano daw, kahit nakatalikod, ang katawan daw, kamukha daw ng boyfriend ng anak ko, yun ang sabi sa blatter doon sa polis. Hindi ako naniniwala. Kasi, paano ako maniniwala? Ang boyfriend, lumilitaw, nagpapa-interview sa media, nagpapa-interview sa polis. E samantala si Althea, hindi nagpapakita. O, saan ka mag-ano doon sa boyfriend na nagpapakita o doon sa taong hindi nagpapakita? Nang sumunod na araw, Nobyembre 6, lumitaw si Julianne. Ngunit, sa kasamaang palad, wala na siyang buhay. Hindi nga ako tumingin kasi, ano, alam kong, sabi ko baka hindi ko kayanin, lalo gutom ako, baka ako yung matayin. Kaya si Alvin na ang pinalapit ko doon para kilalanin yung kapatid niya. Eh di, yun nga, positive nga na, yun nga ang anak ko, si Julianne niya. Sino ang may kagagawan ng pagpaslang kay Julianne? Paano narutas ng mga otoridad ang tila palaisipang kaso ng pagpatay sa dalaga? November 6, blanco pa yung homicide section, CDO, QCPD, ang kung sino yung biktima. Hanggang may nakuha kami na isang resibo ng fast food chain na hawak-hawak niya, na cheeseburger na kasama doon sa supot na hawak-hawak ng biktima. Yun ang naging lead namin kung paano nasundan ang kasong to. Nang matagpuan ang bangkay ni Julianne Rodelias, yakap-yakap niya ang isang resibo at plastic na may namang pagkain mula sa isang fast food chain. Ito ang naging unang hakbang ng otoridad para simulan ang investigasyon. Inumpisahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Camp Caringal ang investigasyon na huling nakasama ni Julianne nung gabing siya ay kinid. Ang kaibigan ng dalaga na si Althea at sakay na inalang resibong nakuha na hawak ng biktima. Lingid sa kaalaman ng mga otoridad na ito pala ang unang pahina ng kwento ng pagpaslang sa biktima. Ito na sa PowerPoint ito. Sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad sa Kulyat, Quezon City, natimbog nila ang mga hinihinalang mga suspect. Bali, nung nagkaroon kami ng raid sa safe house na, ba't naman nakuha si J. Marwaradji? Kasi actually, itinuro siya ni J.R. Cambao yung safe house kung saan nila dinala si ang Julianne Rodelias sa loob ng Salaam compound sa Kulyat, Quezon City. Nung raid namin doon namin nakuha si J. Marwaradji. Ayon sa payag na isa sa mga suspek na si J. Marwaradji, ang kaibigan na pinagkatiwalaan ni Julianne si Althea Altamirano at ang nobyo niyang si Fernando J.R. Cambao Jr. ang siya palang pinaghinalaang mastermind sa karumal-dumal na krimen. Inabangan ni na J. Marwaradji, Fernando J.R. Cambao Jr. at Efren Talib si Julianne. Pasado alas 12 ng gabi, nang madukot nila si Julianne sa tapat na isang mall sa Pasay. J., doon din sa baluarte namin.
Sige. Pero sa kanilang hideout sa Culiat, Quezon City, nakilala ni Julian si J.R. Kiambang. J.R., sorry! Dapat ang usapan nila sa loob ng sasakyan ng inabdak, Brad lang. Brad. Nakakitang mobile itong Horadji, tinawag niyang RJ o JR. May mobile, doon na tayo sa ano natin, Baluarte. Nandun yan sa statement ni Jaymar Horadji. Parang umuha na, JR, na pag inama ko sa'yo. Uwe, friend. Inay-inay lang, ha? Yun ang pag-usapan natin. Alam mo na. Sige. Mauna na kami. Pagdating sa safe house, agad na dinala ni Efren Talib si Julian sa isang kwarto. At dito niya ginawa ang walang awang pangahalay sa biktima. Baby. Ano? Nag-report lang ako sa polis. Okay, sige. Sige, malis ka na dyan. Okay, sige, sige. Sige, sige, babang. Samantala, tinawagan raw ni Althea Altamirano ang nobyong si J.R. Kembao para siya ay sunduin sa Pasay Police Station kung saan siya ay kasalukuyang iniimbestigahan. Sige. Sa paghihintay sa pagbalik ni JR, may nadagdag pang isang suspect, si alias Aldos o Aldas, na kaibigan di umano ni Efren Talib. May nasaling isa. Ang nag-abduct lang ay si Jaymar Horadji, Efren Talib, and si JR Kembao. But may nasali ng isa, si Aldos. Kasi tinawagan itong Efren Talib, may babae ditong maganda. Kaya pumunta naman yung Aldo. Pare, huwag pakialaman yan. Binili na sa atin ni JR yan. Ano bang problema? Ang sabi, bantay na natin yan. Yun lang? Ako nang bahala nito. Madali lang. Dito ay muling hinalay si Julian ang suspect na si alias Aldos o Aldas. Pare, pakainin niyo si Jaja. Pagbalik ni JR sa kanilang safe house, may dala siyang pagkain para kay Julian. Lumating na si Jay, may dalang pagkain. Sige, kainin mo na. Para makakauwi ka na. Hindi po, sa bahay ko na lang po kakainin yan. Pauwiin niyo na po ako. Si Aldos, sabi, kain ka muna. Ihahatid ka namin. Sumagot naman yung biktima. Na, hindi ko nakakainin, iuwi ko na lang. Sa investigasyong isinagawa ng scene of the crime operatives, binaril na ng dalawang beses si Julian habang nasa sasakyan. At binaril muli nang iwan ang kanyang katawan sa kubao. Nabigyan na ng mukha ang mga hinihilalang suspect at mastermind. Ngunit hindi pa rin malinaw kung ano ang motibo ng itinuturing ni Julian na matalik na kaibigang si Althea para siya ay paslangin. Pero may anak na yan. Ay talaga? Boyfriend niya lang. Ay talaga, may anak na yan. Fairness ha? Pare ng lola. Ang pagkakalat daw ni Julian na may anak na si Althea di umano ang pinagmulan ng lahat. Tuturuan lang daw sana nila ng leksyon si Julian. Kung magkakasama na kami. Ang sabi kasi niya, noong on the area na inamin niya live sa mga, ang nung ini-interview siya sa TV niya, dahil doon sa mga siraan, nagkaroon raw ng chismisan, kaya yung ibang mga kumukuha sa kanya, hindi na kumuha ng mga pagmumodelo. Dahil may isinabi raw na siya may anak. At yung sabi naman raw ng boyfriend niya, turuan natin ng leksyon. Dahilan na lang niya yun. Ang anak ko, alam po anak ko yun eh. Hindi chismosa yun, nagagalit na yung nakikipag-usap sa labas eh.
Sasaway na ako agad. Oh, nanay, ano naman yung pag-uusapan niya sa labas? Ganun kagad yun. Isa pa ang magkalat. Hindi ako naniniwala. Dahilan na lang niya yun para magkaroon siya ng dahilan. At saka napakababaw nun. At saka totoo naman may anak naman talaga siya. At nandiyan nga yung tatay eh. Naniniwala talaga ako ng inggit. Kasi una, sabi dito ng mga organizer nung nakausap ko, marami nang offer si Julian. Yung dinukot siya ng araw na yon, dapat sana ipapunta ng Boracay, mayroon doon tutorial. Matagal na raw hindi maganda ang kutob ni Nanay Luz kay Althea. Madalas na rin daw nila itong napag-aawayang mag-ina. Ngunit hindi niya napigilan ang pagkakaibigan ng dalawa. Hindi ko maano, basta pag nakikita ko ang babae yung talagang ang dugo ko, sumusulak pataas. Kay kung hindi lang ako sasabihin bastos, talagang mamumura ko talaga eh. Pero eh, siyempre, inaano ko rin ang anak ko, kay magagalit naman. Karoon na kami ng background investigation kay Althea Altamirano. Kasi actually si Althea Altamirano at the time, di na namin makontakt. She is the last person na nagkaroon at kasama ng biktima na maaaring makapagbigay linaw ng lahat. Di sige, inanuna namin, follow up. Hanggang bumunta kami doon sa bahay nila, sa Imus, sa isang subdivision sa Imus. Hanggang yung ibang kasama naman namin pumunta na doon sa pamilya ni Julian. Hanggang sa nakakuha kami ng information doon sa kapitbahay na may pumupunta ron na isang Mitsubishi Montero Sports. Paano napasok yung Mitsubishi Montero Sports? Yun ang huling nakita nung pinatay. Base sa investigasyon, ito ang parehong sasakyan na pagmamay-ari ni Rizalina Quiambao, ang ina ni Fernando J.R. Quiambao Jr. Pinuntahan ng CIDG ang bahay nila J.R. at nag-surveillance. Ito yung plate number 9. Stakeout. Hanggang isang beses may isang sasakyan na umalis na nakapangalan naman dun sa pangalan ng Mitsubishi Montero Sports, yun ang sinunda na hanggang nakarating kaming Apalit, Pampanga. At doon na namin na-aresto yung dalawa magkasama pa. Kaya lalo namin na-establish na talaga may relasyon sila. Pero nagsimula raw ang mga pagkakamali ng mga ininalang salarin nang bumili ng pagkain si JR sa isang fast food. Bumalik siya ng Pasay City Police. Pero dumaan muna siya doon sa sinasabing passport chain. Sir Mita, iniwan niya yung sasakyan niya doon. Para siguro magdaging dahilan ay iwan niya, bumili siya ng dalawang yung Gold Porto at Cheeseburger. Pero nagsimula raw ang mga pagkakamali ng mga ininalang salarin nang bumili ng pagkain si JR sa isang fast food. Ang pagkain ito, ang mahigpit na hawak ni Julian nang siya ay tinapon sa kubaw. At ang resibo ng fast food sa Ermita, Maynila, ang naging susi ng mga pulis para magpatunay ng ginagawa ni JR madaling araw ng Nobyembre 6. Punta na kaagad sa isang fast food chain sa may Ermita at doon namin nakita ng oras na yon ay tumugma sa isang bumili na lalaki na yun ay isang suspect natin na allegedly ay si JR Quiambao. Nangyari yon, nakitang-kita doon sa CCTV yung marking niya na talagang may tattoo sa braso. There is no doubt na very strong ang mga ebidensya. Sa tulong ng suspect na si J.R. Waradie na nagsisilbing testigo ng kaso, nailabas din ang mga cartographic sketch ng dalawa pang suspect. Si Efren Talib na nasa 25 o 26 anos, may taas na 5'5 hanggang 5'6, maputi at katamtama ng laki ng katawan. Habang si Alias Aldos ay nasa 27 anyos, may taas na 5'7, maitim at payat ng pangatawan. Bukod sa kanya, ilang residente ng barangay San Roque Cubao ang nagbigay ng statement sa nakitang sasakyan na nagtapon sa katawan ni Julian. Galing akong tindahan, lumabas ako, ayun na, may sasakyan na umaharurot na pakaliwa papuntang Aurora. Anong sasakyan to? Montero. Anong kulay? Tsaka, hindi ko masyadong maano ang kulay kasi medyo madilim nga doon at mabilis. Dark blue ata yung or blue. Basta ganyan, hindi ko masyado. O itim, hindi ko masyadong maano. Masabi kung anong kulay niya.
Sa Pebrero a 12 ng susunod na taon ng opisyal na paglilitis sa korte ng kaso ni Julian. Sa ngayon ay wala pa ring plea na ibinibigay sina Althea Altamirano at J.R. Quiambao. So in the meantime, ay merong nakapending na motion to quash na pinasasagot ang prosecution ng opposition o comment. Ang motion to quash ay pinadidismiss yung demanda. Di umano ay walang jurisdiction ng korte. So iyon ay kasalukuyan naming inahanda ang kasagutan. At yun ang present na status na ipinail ng abogado ni Quiambao. Sinampahan ng kasong murder sina Althea Altamirano, Fernando J.R. Quiambao Jr. at Jaymar Waradie. Samantalang rape naman ang kakaharapin ng mga nagtatagong suspect na sina Efren Talim at alias Aldos. Ngunit dahil sa mga naging payag ni Jaymar Waradie, na isang kuning pangunahing testigo ng pamilya Rodelas. Binabalak natin na kunin si Waradie bilang state witness sapagkat siya naman ay nagbantay lang nung nasa isang safe house o warehouse si Julian nang siya ay abdakin ni Quiambao. Malaki ang kontribusyon ng pagpapatibay sa kaso sa statement ni Waradie. Kaya't siya ay qualified na maging state witness. Malaki ang pasasalamat ng pamilya Rodelas sa mabilis na aksyon at investigasyon ng PNP-CIDG ng Camp Caringal sa pagpaslang kay Julian. Kita naman namin kung paano sila magtrabaho. Bagamat maganda ang tinatakbo ng kaso ni Julian, hindi pa rin maiwasan ni Nanay Luz na manghinayang sa pagkawala ng anak. Masakit talaga, masakit. Nanghihinayang ako. Siyempre, alam kong mataas ang ambisyon ng anak ko. Ang gusto niya makatapos, mag-aral. Yun ang sinasabi niya, pag nakatapos ako mag-aral na, mag-a-abroad ako. Hindi po pwedeng hindi. Ganun ang inaano niya. Ang pagsisisi lang daw ni Nanay Luz ay ang hindi niya pagtigil sa pakikipagkaibigan ng anak kay Althea. Ako ang pinaniwalaan niya at hindi si Althea. Siguro sa ngayon, magkasama pa kami ngayon. Buhay pa siguro siya. Kaya lang, paniwala siya kay Althea. Mas malakas ang kapit ng demonyo. Kung hindi nga lang talaga hawak ng pulis, iwan ko lang kung ang magawa ko. Ang sabi ko kay Althea, bagay siya nga doon sa kulungan, doon siya mag-model. Wala siyang kakumpitensya doon. Bagay siya doon. Pumulilan niya yung mga kapwa niya, demonyo doon sa kulungan. Bagay na bagay siya doon. Malungkot man ang pagkatapos ng taon ng pamilya Rodelas, unti-unti naman nilang nakakamit ang inaasam na hustisya para kay Julian. Kasalukuyang dinidinig pa rin ang kasong pagpatay kay Julian Rodelas. Hangad ng kanyang pamilya at mga kaibigan makamit na mabilis ng paghulong ng katarungan para sa mahal nilang si Julian. Magandang gabi. Ako si Martin Andra. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classic.